Salamat, galing kita. Sige, salamat, balik kay Mare. Balik kita, butaw nyo. Ayun na naman kayo sa butaw-butaw na yan. Para kayong may-ari ng lugar na to. Para to sa proteksyon nyo dito. Wala pa kayong benta, bengi na lang nito. Oy, 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 oy. Kapal na mukha ninyo ah. Pati matanda, dinidalihan sa anyo. Yabang mo ah. Bakit? Sino ba? Tatadok pala eh. Teritoryo ko to. Ano? Palag ka? Boy, huwag na kayong babalik dito ah! Alis! Tuluyan namin kayo! Ano ka ba? Pwede bang tumahimik ka? Iyak na iyak eh! Hey, Greta. Alam mo yun? Karamin daw ang pangalan. Bagong lipat lang yan dito. Isang gabi. Basta mga basa ko sa babae na yan. Hoy! Bakit mo binutuhan ako? Ah! Eh, gago eh. Ah, gago ha! Ah! Ayan! Ah! 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 Hoy! Magpatulog naman kayo! Ano nanay mo dito? Uy, oo. Pato. Saan nanay mo? Dapat iniwan ang nanay mo dito. Kagawad. Hingi sana kami ng tulong kasi itong bata iniwan ng kapitbahay namin sa bahay. Ipapaampun ko sana. Bumalik na lang kayo. Pag nandito si chairman. Eh, kagawa, di mo naman pwedeng iwan sa amin ito. Wala akong kaalam-alam sa pag-aalaga sa sanggol. Hindi ko na problema yan. Bumalik na lang kayo uli. O di kaya, dumiretso kayong DSWD. Sa munisipyo. Pare, pare. Malabo ito. Wala tayong asahan dyan. Manghihingi lang yan ng SOP bago kumilos. Pumunta na lang tayo ng munisipyo. Ano sinasabi mo? Ah, kagawad! Wala! Wala, kagawad. Baka naman, kako, kagawad. Pahingi naman ng konting pamasahe papuntang munisipyo. Ako pa talaga hihingan mo? Sige na, kagawad. Kagawad, salamat ha. Salamat, kagawad ha. Malaking tulong po to. Sige po. Sige. Pinagastutin pa talaga ako ha. Diskarte pa tayo. Patang! Linaban kayo? Hindi po, hindi po. Titigas ng ulo nyo, ha? Pag nahuli ko kayo rito! Ulitin nyo pa yan, sige. Presinto, tuloy nyo talaga. Nakagigil kayo. Sabi mo yung mga agrupo mo, ha? Po, po. Nestor naman! Naglakwatsa ka na naman, no? Bulak-bulero ka, eh! Anong hindi? Uy, alas na ocho na. Sasabihin mo sa akin, hindi ka nagbulak-bol? Hindi po, tayo! Hindi po, tayo! Buta lang po! Natin maging sa hanggang ngayon. Tsaka, di kaya ng konsensya ko, pre. Hindi nga kaya ng bulsa mo magpalaki ng bata, di ba? Saan ka naman kukuha ng gatas para susuin ng bata na yan? Di ba binigyan ka na sanda ni Kagawa? Sakto yun doon sa sasaingin natin, tsaka dito sa am ng bata. Paano naman sa mga susunod na araw? Wala ka nga trabaho, di ba? Busog sa mga latay at pasa ang murang katawan ni Eddie. Kaya't nang di niya matiis ang pananakit ng mapang-abusong ama, nag-alsabalutan siya. Umalis ng Sorsogon at nakipagsapalaran sa Maynila. Kumayad ng husto si Eddie para maitaguyod ang sarili. Pero hindi niya akalain na darating ang panahon na papasanin naman niya ang malaking responsibilidad ng pagiging ama.
Kahit wala siyang alam kung paano maging isang ama, pinili ni Eddie na kupkupin ang sanggol. At dahil sa responsibilidad na ito, napilitan si Eddie na magtrabaho at ayusin ang kanyang sariling buhay para sa bata. Happy birthday! Oh. Wish ka muna. Wish ka muna. Oh. Oh. Ayoko. Ayoko. Ayun o! Oh. Ayos na ayos to na! Di pa ako nag-aalmusan. Tumigil nga. Para kay Mia yan. Handa ako eh. Good morning, Tatay! Hello, Mia! Morning! Morning, Nainay! Hanggang ngayon. Wala ito eh. Hanggang ngayon pala. Picture pa rin ang katrabaho kong ginagamit mga nainay niya. Tapos, back and birth certificate. Ginawa mo pa. Kailan mo sabihin yung totoo? Shh! Migil ka nga. Baka marinig ka. Nap! Halika dito. Kain ka marami, ha? Para hindi ka magutom sa school mo, ha? Oh, sige, kain ka. Kain ka marami. Tol! Ito na yung sagot sa kahirapan natin, Tol! Bakit? Tol, tanggap na tayo sa Espanya, Tol! Ayos! Tol, yung visa na lang yung inaantay nila, Tol! Yes! Yung approval ng visa, Tol! Yes. Ito na! Wow! Iiwan nyo na ako, Taytay? Hindi, Mia. Si Taytay mo, pupunta lang ng Espanya. Kasi may kukunin lang kami. Pupunta lang saglit. Loko. Doon sa Welcome Rotonda. Loko naman to. Hey, anak. Si Taytay kasi, siyempre yung pagta-tricycle ko, hindi kaya kang bigyan ng magandang buhay. Tsaka siyempre, gusto ko kapag lumalaki ka, maganda yung kapaligiran na kinagalawan mo. Tsaka gusto ko nag-aaral ka sa private school, di ba? Gusto ko lahat ng laruan na gusto mo, nakukuha mo. Pero mas gusto ko pong kasama kayo, Taytay. Anong araw, anak. Naiintindihan mo din na lahat ng ginagawa ko. Para sa'yo to. Sino na po mag-aalaga sa akin? Patay na nga po si Nainay. At saan mo paano pa kumukuha ng kapal ng muka? Lumayas na ayos ka dito sa pamamahay ko. Tapos ngayon eh, nagmamalaki ka? Walang iyak talaga. Tay, nagmamakaawa ko sa inyo. Wala akong mapag-iwanan sa kanya. Kailangan ko tanggapin yung trabaho ko doon sa Madrid para matustos ako yung mga pangangailangan niya. Eh bakit dito? Eh ba't di mo dalhin sa partido ng nanay niya? Gagawin ko yung lahat para sa kanya. Sa bagay, di mo naman alam kung paano maging ama. Mag-ingat sa pagsasalita mo, ha? Totoo naman sinasabi ko eh. Tay, lumaki ako sa sarili kong paanang walang tulong mo. Ngayon, kung gusto mo lang, kung trip mo lang bumawi, sana naman, tulungan mo ko alagaan to si Mia. Nagmamalaki pa siya. Nestor, sige na, pumayag ka na. Ako mag-aalaga. Anak, ang tagal kitang hinintay na umuwi. Baka
mabait ka. Mamimiss ka ni Taytay. Oh. Adios, mi amigo! Otol, out na ako. Inabutan pa tayo ng 2 de Mayo. Holiday na sa Madrid. Panigurado, pre. May papiesta sa quarters. O siya. Sige, ikain mo na lang ako, tsaka isesta mo ako dun. Kasi sayang yung payday. Alam mo, Tol, hindi ko maintindihan yung patakaran ng hotel na to. 8 oras yung shift natin. Papasukin tayo sa hapon. Eh, alam naman nila sa umaga yung bugso ng mga nagpapa-room service nag-check-out. No problema. Alam mo, kahit 3 dosena ng mga kwarto palinis ako, basta mabigyan lang ng maganda kanibukasan yung anak ko, okay lang. Mapa-tuition ko, makabayad akong tuition, mapag-aral ko. Sulit na lahat mga sakripisyo ko. Mahal na mahal mo talaga yung bata na yun, no? Kahit hindi mo kadugo. Higit pa sa kadugo ko yung turing ko kay Mia. Eh, binago nun yung buhay ko. Siguro, kung hindi ko siya nahanap, pakalat-kalat lang ako dyan sa lansangan. O, Tol, hindi ka ba nag-aalala kay Mia? Napaka maulit sa kanya yung pananakit ng tatay mo sa'yo noon. Sus, subukan lang niya saktan si Mia. Sasaksak ko siya sa bunganga ng pulusan. Sige na, malis ka na nga. Ingat, Tol. Sige. Nanay, tatay, gusto ko tinapay. Ate, kuya, gusto ko eh. Lahat ang gusto ko ay susundin niyo. Ang magkamali ay pipigutin ko ng isa. Hindi kita nakitang mumiti ng ganyan mula pa nung bata si Eddie. Meron ding naibigay na maganda sa atin ang anak mo. Kita mo, Tom. Ano ka ba naman, Nestor? Kailan ba kayo matatapos ng pagpapataasan ng ihi ni Eddie? Ha? Ikaw naman ang ama. At saka, isa pa, marami ka rin pagkukulang sa anak mo. Mano ba namang intindihin mo na lang kung ano man yung kakulangan o kung ano man yung pinag-uugali ng anak mo ngayon? Anong kasalanan ko? Yung putulin ko ang sungay niya habang bata pa siya? Aba, lahat ng ginawa ko para kay Eddie. Ngayon, kung natural na suwail yung batang yan, hindi ko kasalanan yun. Kapag salita ka naman, parang napakasama nung anak mo. Mabait nga yung bata. Mia! Hello, Nay. Nay. Please follow him, sir, madam. Nay. Bakit? Ba't ka napatawag? Naitay, ba't nyo ba kasi iniwang mag-isa yung bata? Eddie, hindi naman namin ginusto to. Isa pa, ngayon lang naman may nangyaring ganito sa may atin. Hindi naman namin sinasadya. Sana pala hindi nalang akong malis ang bansa. Nay, alam nyo naman kung gano'ng kahalaga sa akin si Mia, di ba? Bakit yung siya pinabaya? Ba't siya nawawala ngayon? Alam naman namin, hindi naman namin sinasadya. Eddie, alam namin ang nararamdaman mo. Kahit naman kami nag-aalala eh. Kaya huwag mo isisi sa amin lahat. Hindi, hindi. Hindi niyo alam kung ano nararamdaman ko. Ano gusto mo palabasin? Teka, sandali! Na hindi niya mararamdaman yung mararamdaman ko. Sandali lang! Bakit ba nag-aaway kayo, ha? Ha? May tutulong ba yan? May babalik ba si Mia kung nag-aaway kayo para kayong mga bata? Hindi na kayo nahiya? Ang isipin natin pa paano mababalik si Mia. Sarito, paripasok kayo sketch dito kung tutugmaro yung suspect. Pasensya na po kayo. Ito po yung skits ng mukha na sinasabi ng mga bata na kumuha kay Mia. Nakikilala niyo po ba kung sino siya? Hindi. Okay po, sir. Carmen? Pasensya ka na kung basta na lang kitang kinuha sa kanila, ah. Kasi
ako na, alam mo na, baka hindi ka nila ibigay sa akin. Ayoko sa'yo! Nanay! Lola! Lola! Sino ka aling kamatay na tay-tay ko? Wala mo na ako namin! Lola! 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 Tay-tay! Anak, tingnan mo! Tingnan mo! Tingnan mo! Ito yung totoo mong pangalan, no? Ako yung mami mo, eh. May mga litrato ka dito sa akin. Anak. Anak, alam mo ba yung Eddie na yun? Kapitbahay ko lang yun dati. Alam ko, marami akong pagkukulang sa'yo. Alam ko, malaki ang kasalanan ko sa'yo. Pero alam mo ba, walang gabing nakatulog ako ng maayos. Hindi kita iniisip. Kaya nga naging maayos yung buhay ko, agad kitang hinanap. Promise, hinanap kita kaagad kasi gusto kong bumawi sa'yo. Gusto kong ipakita na mahal kita, anak ko. Sino ka? Ay, wala mo ako! Inusubok ko na kay tay-tay pa rin mo kay Lola at Lola! 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 Tay-tay! Ayoko sa'yo! Ayoko sa'yo! Ayoko sa'yo! Tama na yan. Hindi naman may ibabalik ng kalasingan ang Mia natin. Alam ko, hindi ako naging tatay sa'yo kailanman. Pero nung umalis ka, doon ko naramdaman yung sakit. Doon ko lang naintindihan ang laki ng pagkukulang ko sa'yo. Kaya, naiintindihan ko ang nararamdaman mo ngayon. Dahil, ganun din ang nararamdaman ko nang nawala ka. Ang kaibahan lang natin, ikaw naging responsableng ama. Ako hindi. Patawad na lang. Patawarin mo ko sa lahat. Sa lahat lahat. Mia! Mia! Asan siya? Mia! Mia! Saan ka? Sige na, kumain ka na. Sige na, kahit konti lang. Ayoko. Gusto kong bumalik sa amin. Ayoko sa'yo. Gusto kong bumalik sa amin. Eddie, ano ba yan? Bitawan mo nga yung anak ko, hindi mo makukuha sa akin hindi yan! Hindi mo siya anak!
Akin siya! Eddie, ibalik mo sa akin yung anak ko. Kung hindi, ipapakulong kita, ipapupulis kita. Tandaan mo, ako pa rin ang nanay niyan! Carmen, iniwan mo mag-isa yung anak ko sa bahay. Sa ginawa mo yun para mo siyang pinatay. Hinayaan mo siyang mamatay. Kaya ngayon wala ka ng anak. Hindi mo siya anak. Anak ko siya! Tara na. Eddie, sandali! Utang na loob, Eddie! Please, bigyan mo naman ako ng pagkakataon makasama yung anak ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon maging ina sa kanya. Ayok! Akin siya! Anak ko siya! Anak ko siya! Eddie! Tara na, Mia! Eddie! Tara! Eddie! Tay-tay, bakit niyo po sinabi sa akin ang totoo? Akala ko po ba bawal magsinungaling? Anak. Sorry ah. Hindi ko kasi alam yung sasabihin ko eh. Natatakot ako baka masaktan kapag nalaman mo yung totoo. Nalaman mo iniwan ka ng nanay mo. Anak, ayaw mo diba kay Taytay? Anak, sigurado ka na bang alis na kayo? Kailangan namin lumayo, baka pumunta dito si Carmen. Eddie Martinez! Nahuli ka namin sa salang kidnapping kay Angelica Gomez. Wala akong kinikidnap. Kinuha ko yung anak ko. Wala kang karapatan sa kanya dahil anak ko siya. Okay, men. Dali niyan. Sandali na. Tay-tay! Tay-tay! Mga seguridad po kayo sa presito. Doon po kayo magpaliwanag. Anak ko siya! Pumunta na kami sa opisina ni Mayor. Humingi kami ng tulong para sa kaso mo. Ni-refer niya kami sa PAO. Torny, may pag-asa ba akong makita ulit yung anak ko? Mr. Martinez, ang standard procedure po kasi natin sa pag-rescue ng bata ay dapat dinadala sa DSWD. Then, social workers nila ang bahala mag-determine at mag-assess kung karapat dapat tayong maging magulang dun sa batang na-rescue. Pero sa kaso niyo po kasi, basta-basta na lang kinuha ang bata. Kaya, maaari talagang magabol ang tunay na magulang nito kung sinong malapit na kamag-anak. Torny, may mali ba akong ginawa? Niligtas ko si Mia. Nalagaan ko siya. Naruga. Pinalaki ko ng tama, pinalaki ko ng maayos. Pinili ko maging ama sa kanya. Tapos ganito mangyari sa akin. Wala kang ginawang mali. Huwag kang mag-alala. Nandito lang kami para sa'yo. Hindi ka namin pababayaan. Basta magbasad ka lang palagi, ha? Huwag ka mawawala ng pag-asa. Tulungan ka namin. Tay-tay! Mia! Anak!
Nagpunta kami dito kasi gusto kang makita ng anak ko. Ng anak mo. At saka para iurong na rin yung kaso. Pasensya ka na doon sa nagawa ko, ha? Kung tutuusin nga, dapat magpasalamat pa ako sa'yo kasi minahal mo at inalagaan mo yung anak ko na parang tunay mong anak. Hindi ko masusuklian yun. Kukunin ko na rin si Mia sa'yo. Pero mali na ilayo ko siya sa'yo. Payag ako na payag ako na magkita pa rin kayo, pero sana hayaan mo akong maging ina sa anak ko. Kasi papangako mo lang na alagaman mo po si Mia. Napunta kay Eddie ang kustudiya ni Mia. Naging daan naman ang lahat upang muling magkaayos ang nagkalamat ng relasyon ni Eddie at ng kanyang ama. Hindi rin nagbago ang pagtingin ni Mia kay Eddie na patuloy niyang kinikilala at habang buhay na pasasalamatan bilang ama na nag-alaga, nagpalaki at nagpakasakit para sa kanya. Saludo po ang Tadhana sa lahat ng magigiting na tatay at tatay-tatayan na gagawin ang lahat para sa kanilang pinakamamahal na pamilya.